ito guys, ito yung matatanda na nating itik. Nakakaloko tong batch na to dahil kadalasan ng itik pag tumatanda na, ayun, nalalaki na nito compared mo doon sa mga binibidyo natin. At saka yun, no, hirap na hirap silang maglakad dahil mga lahat yan ang hingit lugalos. So, ang nakakaano dito, ang itik kasi pagka may edad na, ito, ano na to eh, sinampa ko to June or July, basta 1 year mahigit na to. Bali, kung July ko siya sinampa, de isang taon na siya noong July, August, September, October, November. Bali, 16 months na tong nakasampa. Ang egg production niya pa rin, naglalaro ng 65. So, ina-expect ko sana babagsak na eh. Dahil, unang-una, partial culling natin, tapos mamaya-maya, nilipat natin dahil kinakailangan natin yung magandang building. Kaya na-expect ko, ilang linggo na lang to, kakals na rin namin totally. Eh, hindi pala. Kaya, eto, hanggang ngayon, nasa loob pa rin sila. Kasi, walang-wala rin talagang itlog ngayon dito eh. Sobrang wala. So, eto, madali ng pag-eksperimentuhan, pero sa pagkain. Pero, ang recommended ko, pagka mag-eksperimento kayo sa pagkain, huwag nyo nang gawin yung tatanggalin yung feeds. Pag mag-eksperimento kayo, siguro magpakain kayo ng feeds, pero bigyan nyo sila ng ibang pagkain. Pag kinain nila yun, de, yun, makakatipid kayo. Pero pag hindi nila kinain, ayun lang. Sayang yung effort nyo. So, pwede rin naman, computin nyo kung ilan lang talaga yung dapat na feed consumption nila. Tapos, yun lang ibigay nyo. Tsaka nyo dagdagan yung kulang. Halimbawa nyo, 10 kilos ang kailangan nila. Gawin yung 8 or 9. Tapos yung sobra, ayun yung pang-eksperimento nyo na feeds. Kumbaga yung self-made nyo na feeds. Pagka kasi tinanggal nyo yung feeds, eh, may itlog po. Pagka tinanggal nyo kasi yung feeds, medyo maninibago sila. Mamaya, mawala pa egg production. Sayang, napakalaking nakakapanghinayang talaga pagka ganun yung nangyari. Ginawa natin fermented guys, pag hindi kinain ng dumalaga yon, hindi pinansin, ito yung kakain dyan. Kasi ito marunong na talagang kumain ng asola. Sobrang dami lang namin magbato. Pero yun o, kinakain pa rin nila. So, sobrang dami namin magbato ng asola kasi tignan nyo naman guys, sobrang dami rin namin ng asola. Eh ilang pand to, parang nasa 5, 5 yata, 6. So dami namin yan, kaya talagang dito sa farm, pakain lang kami ng pakain. Ito nga guys, binabala ko, pagka gumana yung fermented, ililimit na natin sila dito sa commercial feeds. Kasi napakamahal yan eh. So balak ko niyan, 10% fermented feeds natin, yung DIY natin. Tapos yung 90% sa feeds. So sasaktuin lang natin yung consumption nila sa feeds. Tapos ang gagawin natin pagka hindi siya na problema, or mas maganda kung gaganda pa yung egg production niya, pagka ganun na nangyari, dahan-dahan natin siyang i-re-adjust. Gawin naman natin 15, 20. So ganun. So abangan nyo guys kung gagana. Pag hindi gumana, may edad na tong itik na to, pwede ko nang i-cals. Ganun lang naman yun eh. Kasi isang taon mahigit na tong nagsisilbi sa akin, so okay na rin kahit i-cals ko sila.